Ito po, mainit na issue sa DZRH kaninang alas 6:45 ng umaga. May panibago na namang viral vlog si Communications Assistant Secretary Mocha Uzon na nagbibigay ng lecture sa federalism. Pero sa vlog na ito ay marami ang nambash at nagalit kay Mocha dahil sa halip na mangaral ay naging kabastusan daw ang pagtalakay nito sa federalismo. Kung ano ang pahayag ng palasyo ukol sa isyong ito, tutukan natin sa report ni Florante Rosales. Viral ngayon sa social media ang sneak peek daw ng federalism lecture series ni na PCO Asek Mocha Uzon at ang kanyang co-host na si Drew Olivar hinggil sa federalism. Dumistansya Malacañang sa diskarte ni Asek Mocha Uzon sa pagpapaliwanag tungkol sa federal system. Reaksyon ito ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque matapos umani ng pagbatikos ang kontrobersyal na video blog na ginawang katawa-tawang information drive sa federalismo sa pamagitan ng pagsasayaw. Sa exclusive interview ng DZRH, sinabi ni Secretary Roque na seryosong usapan ang pagsusulo ng federalism kaya hindi tama na idaan sa biro o pagpapatawang information campaign ito. Giit ni Roque, mabuti umano ang hangarin ni Mocha sa pagpapaliwanag sa federalism sa social media. Pero ibang pamamaraan naman ang gagamitin ng gobyerno para mas maintindihan ito ng publiko. Siguro meron siyang mabuting mga hangarin at nakabit niya siguro yung hangarin niya na dapat pag-usapan. Pero hindi po ganyan pag-uusap pagka ninanais natin. Ang gusto po natin ay maintindihan talaga ng tao kung ano itong federalismo at bakit ito makakabuti sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa panem naman ng DZRH, duda si CONCO member at political analyst Father Ranhilio Aquino sa kakayahan ni Asek Mocha na magpaliwanag sa publiko ukol sa federalismo. Well, I respect the lady. I'm not going to be the first to bash the lady. But you see, Congressman, what is the reason why they mentioned her name in the first place? Mm-hmm. Their answer is because she has a very good basa touch. That might be correct. But the point is, we are not selling to the public some item or commodity. We are convincing them about the Constitution. Mm-hmm. So we want an informed vote. We do not want a vote at any cost. We want an informed vote. And for that, you need somebody to inform the people who knows the Constitution very well, but who can put it in simple language. Well, tama, we do need somebody with a basa touch. We need somebody who can communicate the contents of the draft in a language understandable to all. But it should also be somebody with a very firm and profound grasp of the Constitution. Umabot na sa mahigit 1 milyong views ang patikim na lecture series ni na Mocha at Drew. Pero umani naman ito ng bashing o mga batiko sa social media dahil sa umano'y malaswang paraan sa information campaign hinggil sa federalism. Kabilang sa mga komento ay mula kay Lawrence Binias na hindi raw makatwiran ng ganitong paraan na umano'y matatandaan ng mga kabataan. Gayun din sina Henry Lloren at Bumble Marquez na galit sa ginawa ni na Asek Mocha at Olivar. Sinisikap naman ng DZRH na makuha ang panig ni na Asek Mocha Uzon at Drew Olivar hinggil sa naturang reaksyon ng ating mga kababayan pero hindi po sila makontak. Sa panig ni dating Senate President Nene Pimentel Jr., isa sa nagsulong ng federal system of government, welcome ang lahat ng gustong tumulong sa pagpapaliwanag sa federalismo at hindi daw niya ito nililimitahan sa iilang tao lamang. Magugunit ang inihayag ng palasyo ng Malacañang na may 90 milyong pisong ilalaan para sa information drive ng federalismo na pamunuan daw ni Asek Uzon. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.